At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Tikihan sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyom! Pini, sino nasa loob ng opisina ni Kap? Dadalaw lang silang nandyan sa loob, friend. Ha? Sinong kasama ni Kap dyan? Si Aling Bebang ba o si Tintina, Pini? Ha? Naku, hindi, friend. Kundi si Kagawad Asyong. Nag-uusap sila ng masinsinan. Ah, ganun ba? Eh, anong pinag-uusapan nila? Ah, Pini, nag-aaway na yata sila. Pakinggan mo. Ah, ano? Naku. Oo nga. Iba na yatang nangyayari. Silipin na natin. Ha? Pining, Diyos ko, tumawag ka ng pulis. Nagpapatayan na silang dalawa. Ano, Diyos ko? Binito, pasing hambre, ngali kayo dito. Bilisan ninyo. Awatin ninyo sila, Kapitan, at Kagawad Asyong. Pulis! Babalikan kita, Karyong. Papatayin kitang animal ka. Bisik ka, patihinta ka. Bumalik ka rin sa. Duwag. Pining, tumakbo na si Kagawad Asyong. Ano kaya nangyari? Tingnan natin si Kapitan, baka may sukat siya. Isuko natin sa punerary ICU sa ospital para nangyari ka lang. Kap, anong nangyari? Nasugatan ka ba? Kap, anong ginawa sa'yo ni Kagawad Asyong, ha? Ano? Okay lang ka. Binigyan ko lang ng leksyon ang hambong na kagawad na yon. Duwag pala, patakot. Takot din palang mamatay. Patakot ka talaga. Nakakahiya talaga. Nakita tuloy ni Vice Mayor agad ang buong katawan ko. Eh, kung bakit kasi naghubad pa kami ni Ate Punyang. Oy, Tita Bibong! Mabuti naman at nandito ka na. Ha? Oh, madaling araw ka na umuwi. Oy, saan ka ba nagpunta, Tita? Ha, gising ka na pala, Darwina. Bakit? Sakala mo ba nakatulog ako na maayos? Hindi, Tita. Dahil hinihintay kita. 5 beses na tumawag si Tita Angiling at tinatanong ka kung nasaan ka. Sabi ko, nakipag-date ka kay Kapitan! Darwina! Nakakahiya kayo, Punyang. Kitang-kita ng mga bisita ang hubot-hubad na katawan ninyo. Eh, nakilala ka ng isa. Ay, naku, Punyang. Bakit niyo ginawa ito? Bakit? Ay, pasensya ka na, Kuya. Nagkatuwa lang naman kasi kami ni Bibang. Punyang, hindi na normal na isipan ang gumagawa niyan. May tama na yata ang utang mo. Eh, maraming nakakita sa inyo sa ganung itsura niyo. Nakakadiri kayong tignan. Hayaan mo, Kuya. Hindi na mauulit. Subukan mong ulitin, Papunyang. Makikita mo talaga. Talagang mapapatay na kitang animal kang pangit ka. Ay, sobra ka naman, Kuya. Gusto ko lang maglibang. Dahil wala na akong kakampi dito. Pinagkakaisahan ninyo ako ni Karyong. Pati ba naman paglilibang ko eh. Pinakikialaman niyo pa. Ay, sobrang na kaya, Kuya. Anong gusto ninyo? Yung mamatay na ako sa kalungkutan? Mamamatay ka sa sakit ng loob, ganun ba? Oo, Punyang. Dahil ikinahihiya ka namin sa mga ginagawa mo. Ay, Diyos ka. Bakit ganito ang asawa at nakakatandang kapatid ko? Sa halip na kampihan ako, ay ipinagtatabuyan pa ako.
Pakiayos ka. Eh, tama na nga yan, Bunyang. Eh, lala kong naiinis sa pangumukha mo. Parang nayuping lata na galing basura. Ay, sige, kuya. Patayin mo na ako ngayon. Kung yan ang gusto mo. Sige, patayin mo na ako. Ay, naku, malapit na kitang papatayin, Bunyang. Pero kung gusto mo na talagang mamatay, abangan mo yung tren at magpasagasa ka na. Makikinabang pa kami ni Bayaw sa perang ibabayad sa'yo. Ha! Kuya! Nahihiya ako sa nangyari. Marami palang nakakita sa amin ni Ate Bunyang na hubot-hubad. Ay nako, baka makarating kay Ate ang hiling ito, pagagalitan niya ako. Ay nako. Ay, Bibang! Si Ate Bunyang, nandyan na. Ay, mabuti naman at nakita kita kaagad. Halika, punta na naman tayo sa tindahan ni Ijang. Ano? Ay nako, masyado namang maaga, Ate Bunyang. Mas maganda na yung maaga. Para maaga rin tayong masaya. Eh, alam mo, may problema ako eh. Ano naman yung problema mo, Abel? Narinig ko kasi ang usapan ng mga Marites. At parang tayo ang pinag-uusapan. Ha? Bakit? Narinig mo ba ang sinasabi nila? Oo, at parang tayo nga ang pinag-uusapan. Sabi nila, nagsama daw ang kalbo at balbasarado. Ha? Sinong kalbo at balbasarado? Eh, hindi ako pwedeng magkamali, Ate. Tayo yung pinag-uusapan nila. Ay, bakit mo naman nasabing tayo, Aber? Kasi parang ako yung sinabi nilang balbasarado dahil napakabalahibo ng akin. At Jack, ikaw yung sinasabi nilang kalbo. Dahil kalbo nga yung iyo! Ano? Veronica? Veronica, nandito na ba si Kapitan? Ha? Eh, wala pa siya dito, Pining. Eh, bakit mo hinahanap si Kapitan? May papipirmahan ka ba? Wala, friend. Naku, sinisiraan si Kapitan. Ha? Sinisiraan? Eh, anong ibig mong sabihin, friend? Galing ako sa tindahan ni Darwina. Narinig ko ang mga nagkukwentuhan, ang mga Marites doon, na nagtatawanan pa sila. Ha? Eh, anong tinatawanan ng mga Marites? Sinong pinagtatawanan naman? Si Cap! Sabi nila, napakakurap daw ni Cap at napakatulis. Pati ang hibag ko, sinabing kabit ni Cap. Ano? Eh baka naman totoong nakikabit ng hibag mo sa kanya. Veronica! Kaya Pining, pagsabihan mo yung hibag mo, hindi lang sa nagseselos ako ha, pero sabihin mo sa kanya na huwag ng dikit kay Kapitan dahil machichismis talaga sila. Pero kilala ko ang hipag ko. Hindi siya papatol sa matanda. Nagkakamali ka dyan, friend. Kung si Mang Daroy nga eh, ang lakas-lakas ng putok, pinatulan. Si Kapitan pa kaya? Ha? Sobra ka naman, friend. Hindi totoong pinatulan niya si Duroy. Konsintidura ka. Sige! Kung ayaw mo siyang pagsabihan, balang araw, baka mabuntis siya ni Mang Doroy. Veronica! Bayaw, nandito ka na pala. Eh, bakit parang ang tamlay-tamlay mo? May problema ka ba? Eh, oo, Bayaw. Hindi ko nga alam kung paano ko mariresolve ito eh. Eh, bakit? Ano ba yung problema mo? Sabihin mo sa akin at baka may maitulong ako sa paglutas. Bayaw,
May bagong chismis na naman tungkol sa akin eh. Ha? Anong chismis yan, bayo? Abay, akalain mong may nag-post kasi sa social media na sinabing may lihim daw kaming relasyon ni Tinten. At nabuntis ko daw siya. Ano? Oh. Nabuntis mo si Tinten? Hoy, bayaw ah! Sobra ka na! Bayaw, bakit parang galit kayo na yata sa akin? Ay, talagang galit ako! Dahil lahat na lang ng babaeng maiibigan ko ay tinatanong mo. Bayaw! Una si Shirley. Tapos si Veronica. Ngayon na naman, si Tinten, isusulutin mo pa. Ay, nako, lubayan mo na siya, bayaw. Kundi magsisimba kang may bulag sa ilong. Bayaw, bakit mo'y pinasok sa butas ng tumpong ko yung baril mo? Huwag, bayaw, huwag. Hindi kita babarilin sa pwet. Sa mukha na lang. Bayaw, bakit mo'y pinasok sa ilong ko yung bunganga ng baril mo? Alisin mo yan, bayaw, mabaho. Ipinasok mo sa tumbong ko, tapos ipinasok mo ulit sa ilong. Binabalaan kita, bayaw. Huwag na huwag mong pakikialaman si Tinten, kundi itutumba kita. Oo, bayaw. Kung minsan naman, maghugas ka pagkatapos mong magsiyar. Ayun o, nadumihan to rin ang bunganga ng baril ko. Ambreng, napahiya na naman si Kagawa Dasyong. Ay, oo. Hindi siya lumalabas ng bahay niya. Naku, duwag siya. Eh, talaga namang duwag ang Kagawa Dasyong. Sino kaya ang nagkalat ng balita na si Kapitan Karyong Duwag? At masyado raw babaero. Ay, sino kaya? Iwan ko. Baka naman ikaw, Benito. Ambreng! Ha? Pinagbibintangan mo ba ako? Ha? Ay, kukuhan, hindi. Binibiro ka lang. Ay, charot! Ano, charot ka dyan? Ha? Ayaw ko ng ganyang klaseng biro, ha? Sapakin kita dyan, eh. Ay, sasapakin mo ako? Matapang ka na. Ay, sige, sapakin mo ako kung kaya mo. Ay, sige, kaya mo, ha? Ha? Kaya mo? Ay, ha? Duwag ka. Duwag, hindi mo kaya. Kaya ko, ha? Hindi? Aray ko. Hindi kaya, sinasabi mo, ha? Tinutuanan ng lukway. Talagang naghanap ka ng gaway, ano? Patayin kita! Hipe, pasensya ka na. Ako nang bahala sa dalawang CBO kung nag-away. Ay, okay lang yan, Kap. Alam mo, maganda na ang barangay mo. Marami na ang pinagbago. Pero ang problema rito ay ang peace and order. Idagdag pa natin ang mga may kamit. Lagi na lang may nagpapablatter tungkol sa ang mag-asawa nila ay kinakamit. Kung minsan, kayo-kayo, mga barangay opisyal, ang nag-aaway-aaway. Oo nga, Hipe. Totoo yan. Tulad ng nakarang araw, may tumawag sa akin. Nag-aamok raw ng patayan. Hipe. Kapitan, ikaw ang ama ng barangay. Huwag mo naman sanang gawin yun. Huwag kang mamabae. At huwag kang mag-aamok. Kwan. Walang katotohanan yan ni Hipe. Hindi totoo nag-amok ako. Hindi rin ako babaero. Sinungaling ako. Kagawa na siyang. Hipe. Nandito ka rin.
nagpunta ko rito para ireklamo ang kapitang karyong na ito. May lagi niya akong kinakatok sa bahay ko. Pinagbantaan pa ako, hepe. Sabi niya, hindi na raw ko aabo ng susunod na halalaan dahil papatay niya ako. Alam mo, hepe, ang daming kinapit niyan sa amin. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, kagawad. Ikaw ang sinungaling, hindi ako. Abay, mapapatay kita, animal ka. Mapapatay kita. Tama na yan. Matala ka, animal. Tama na yan, kap. Kalma ka lang. Tingnan mo yan, hepe. Sino ngayon ang troublemaker? Ako ba? O si Kapitan Karyo? Sino, hepe? Kawawa naman si Kapitan. Siya tuloy ang nasisi ni Hepe. Kaya nga eh. Sobra na talaga ang ginagawa ni Kagawad Asyong na paninira kay Kapitan. Lalong lumalaki ang problema ni Kapitan kay Kagawad Asyong. Oo nga eh. Alam mo, may nahahalata ako. Eh ano naman ang nahahalata mo? Minsan kasi, nakita ko sila ni Kagawad Pidring na magkasama. Nang makita nila ko, bigla silang nagtago. Ha? Eh bakit naman sila nagtago? Hindi ko nga alam eh. Nagtataka ako. Kasi ang alam ko, umanib na rin si Kagawad Panol kay Kapitan. Pero bakit nakita ko silang magkasama ni Kagawad Asyong? Nakapagtataka nga no. Ano kayang ibig sabihin niyan, Pining? May hinala akong may nilulutong modos ang dalawang kagawad. Ha? Eh kung ganun, dapat malaman ni Kapitan yan, Pining, para mabantayan ang bawat kilos ni Kagawad Asyong. Nandito na ako sa likod ng bahay ni Kagawad Asyong. Ngayon, malalaman ko ang katotohanan kung totoong nag-treador din si Kagawad Pidring sa akin. Ha? Ay, nandyan nga si Kagawad Pidring. Nag-uusap sila. Ay, pakikinggan ko nga. Eh, mabuti naman at dumating ka, pare Pidring. Ha, wala bang nakakita sa'yo nang magpunta ka rito? O, di, mabuti kung wala. Mga trader kayo. Oo, pare. Napikin na uli ang pirma ng mga kasama nating kagawad. At lalo na ang pirma ni Kapitan. Kaya, pwede na nating pagkapirahan ito. Tanga, karyong. Tangang karyong. Tangang karyong. Tanga. Ang mga walang hiya, umanda kayo. Ipapahuli ko kayo sa pulis. Ipapagulo ko kayo. Ipapahuli ko kayo. Kaya ang gagawin ni Kapitan Karyong sa natuklasan niya ngayon? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun
Kabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!